mga mainit na balita ngayong tanghali. Pamilya Laude, iapila ang pagpapalaya kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Iginigiit ng mga ito na hindi pa tapos pagsilbihan ng Amerikanong sundalo ang kanyang sentensya sa ginawang krimen. Mahigit 1,000,000 Pilipino na wala ng trabaho o negosyo noong July 2020. Health Secretary Francisco Duque, pabor na mabigyan ng emergency powers si Pangulong Duterte para ayusin ang PhilHealth. Pagdoble ng kaso at bilang ng mga nasasawi sa bansa dahil sa COVID-19, pumagal na. Lalaking sangkot sa madugong car crash sa Lucky Plaza sa Singapore, formal nang sinampahan ng kaso. Dalawang Filipino household workers ang namatay habang apat pa ang nasugatan sa insidente. At ekonomiya ng Australia bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 30 taon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, September 3, 2020. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay kasalukuyang narito ngayon sa North EDSA. Malapit po ito sa MRT station. Kahapon ay pinayagan na ng korte na makalaya ang U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Siya ang pumatay sa transgender woman na si Jennifer Laude noong 2014 sa Olongapo City. Kaugnay nito, iaapela ng pamilya Laude ang desisyon. Ayon sa abogado nitong si Virginia Laxa Suarez, hindi tama ang naging computation sa total accumulated time served ng Amerikanong sundalo sa ilalim ng good conduct time allowance. Kung tutuusin niya, ay may 10 buwan pa itong dapat pagsilbihan sa kanyang sentensya. Iginiit naman sa isang panayam ng abogado ni Pemberton na si Rowena Garcia Flores na nakakomply ito sa GCTA kaya marapat lang na ang naging desisyon ni Olongapo RTC Presiding Judge Roline M. Hines Habalde. Igagalang din nila ang desisyon ng pamilya Laude na iapela ang ruling ng korte. Kinondina rin ng LGBT community ang umunay kawalan ng hustisya sa kanilang kasapi at hiniling ang pag-abolish sa Visiting Forces Agreement. Kinumpirma naman ni Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Chaklag na natanggap na nila ang release order para kay Pemberton at handa silang sundin ang ipinag-uutos ng korte. Samantalang nanindigan ang kampo ng pinatay na transgender na si Jennifer Laude na hindi aplikable kay Pemberton ang Good Conduct Time Allowance o GCTA. Samantala, natatakot din ang kampo ni Laude na itatakas si Pemberton sa kulungan. Narito ang report ni Dante Amento live. Pero Laude, sa mga nasabing issue? Iginiit nga ng kampo ng pinatay na transgender na si Jennifer Laude na hindi applicable kay U.S. Marine Joseph Scott Pemberton ang Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ang GCTA floor ay isang pribilehiyong ibinibigay sa isang person deprived of liberty o PDL na bawasan ang kanyang sentensya dahil sa pagpapakita ng mabubuting pag-uugali sa loob ng kulungan. Ayon sa abogado ng pamilya Laude na si Attorney Virginia Suarez, hindi pwedeng bigyan ng kredito si Pemberton sa pamamagitan ng GCTA dahil batay sa 2017 Uniform Manual on Time Allowances and Service of Sentence, kabilang sa mga requirement ng GCTA, ang pagsama ni Pemberton sa mga rehabilitation program, pagsali sa authorized work activities, at iba pang mga mabubuting paggawa. Pagkatapos ay dapat mayroong recommendation mula sa Management Screening and Evaluation Committee o MSEC. Pero lahat ng mga ito ay hindi umano na ipakita ng kampo ni Pemberton.
Dagdag pa nito, solo lang si Pemberton sa kulungan sa Camp Aguinaldo kaya walang makapagpapakita ng kanyang tinatawag na good conduct. Dapat umano kasama niya ang ibang mga PDL pero si Pemberton ay hindi ordinaryong bilanggo. Samantala, nababahala din ang abogado ng mga Laude na itataka si Pemberton sa kulungan gaya ng ginawa umano kaya Daniel Smith. Kaya naman nanawagan ito sa publiko na kasamang magbantay sa kasong ito. Nag-file ng motion for reconsideration ang kampo ni Laude na ipawalang bisa ang release order ni Pemberton sa Olongapo City Regional Trial Court kahapon. Inaasahang isasagawa ang hearing sa Olongapo City sa Lunes ng alas 10 ng umaga. Samantala, Flor, noong August 25 ay nagbayad si Pemberton ng 4.6 million pesos batay sa inaward ng korte para sa civil damages sa pamilya Laude. Flor, ang binigyan ng DA ng kampo nitong si Laude, bukod sa mali yung computation ng GCTA, ay hindi po pwedeng i-apply kay Pemberton itong GCTA law dahil batay doon sa mga inilatag nilang mga requirement ay wala ni isa doon na natupad o nagawa ng kampo ni Pemberton. Samantala, kaugnay niyan ay naasahan din Flor na magbibigay ng komento ang Department of Justice. Ayon pa kay Secretary Minardo Guevara, hinihintay na lamang nila yung kumpletong dokumento para doon sa kanilang gagawing para doon sa kanilang ibibigay naman na komento dito sa kaso ni Laude. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Flor. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na wala na sa kanila ang jurisdiction kay U.S. Marine Lancet Corporal Joseph Scott Pemberton. Ito'y kahit na nakakulong ito sa pasilidad ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo. At kaugnay niyan, may live report si Lea Ilagan. Lea, kanino na ang jurisdiction kay Pemberton? Ang Bureau of Corrections ang mag-i-implement ng release order na i-issue ng korte para kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Sa inilabas na pahayag ni AFP spokesperson Marine Major General Edgar Darevalo, bagamat sa pasilidad ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo, si Pemberton nakakulong ay mga tauhan naman ng Bucor ang nagbabantay dito. Aniya, Bucor din ang may jurisdiksyon kay Pemberton at hindi Armed Forces of the Philippines. Tanging pasilidad lamang aniya ng AFP ang ginamit ng Bucor sa pagkukulong dito base na rin sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng AFP at ng Bucor. Gayunman, aasistihan aniya nila ang Bucor sa pagpapalaya kay Pemberton kapag may bitbit na mga itong court order. Si Pemberton ay nasentensyahan ng 6 to 10 taong pagkakakulong sa kasong homicide noong December 1, 2015. Ang paslangin nito ang transgender na si Jennifer Laude noong 2014. Ngunit base sa Olongapo RTC, pagsilbihan na ni Pemberton ng 10 taon, 1 buwan at 10 araw ang kanyang kaso. Kasama na dito ang computation ng tinatawag na Good Conduct Time Allowance o GCTA. Aga? Okay, maraming salamat. Lea Ilagan, live mula Mandaluyong City. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte ng pagiging mas bukas, mas matibay at mas malakas na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa tungo sa economic recovery at paglaban sa terorismo sa CABA Process Virtual Meeting. Narito ang report ni Rosalie Coz. Kahit sa gitna ng pandemya, nananatili ang banta ng terorismo gaya ng naranasan ng Pilipinas sa kamay ng mga teroristang grupong Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at New People's Army. Kaya ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, mahalaga ang mas matibay na pagkakaisa ng mga bansa upang labanan ang banta sa seguridad habang sinusubukang muling patatagin ang ekonomiyang lubhang naapektuhan ng coronavirus disease. Ito ang ipinunto ng presidente sa kanyang mensahe sa Acaba Process Virtual Meeting kahapon. As insecurity rises, the fear of the other and the unknown heightens. This brings out man's darkest tendencies,
to look inward and go it alone. But the path of recovery requires more openness, deeper solidarity, and stronger cooperation among nations. Pinangunahan ang Bansang Jordan ang virtual meeting sa pamamagitan ng King Abdullah II na may layong paigtingin ng security at military coordination at cooperation ng mga bansa laban sa terorismo. Sumentro ang usapan sa mga hamon sa seguridad bunsod ng coronavirus disease pandemic. Kabilang sa mga kalahok sa Aqaba Process virtual meeting, ang mga world leaders, heads of government at representatives mula sa United Nations at international organizations, senior political, military, defense officials sa iba't ibang kontinente at iba pang international partners. Sa huli, ibinigay ni Pangulong Duterte ang commitment ng Pilipinas sa mas maigting na kooperasyon sa ASEAN, United Nations at iba pang international partners tulad ng Bansang Jordan upang labanan ang terorismo at COVID-19. Let us seize this historic opportunity to build a new order. One that is more secure, just, and humane, where there is no room for barbarity and terrorist and extremist forces. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pabor si Health Secretary at PhilHealth Board Member Francisco Duque III na mabigyan ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte upang maresolba ang issue sa ahensya. Naniniwala si Secretary Duque na malaki ang may tutulong ito para ayusin ang kalakalan sa PhilHealth. Para mas mabilis ang reforma na isailalim ang Philippine Health Insurance Corporation. Lumutang ang naturang panukala sa Kamara bago tapusin ng mga komite na dumidinig sa issue kahapon. Sa kabila ng pagtanggi ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga akusasyon sa kanya kaugnay sa PhilHealth, nanindigan si Senate President Vicente Soto III na kabilang pa rin sa dapat na makasuhan ang kalihim dahil sa umano'y irregularidad sa paglalabas ng pera ng PhilHealth sa mga ospital. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. Naniniwala si Senate President Vicente Soto III na may pananagutan pa rin si Health Secretary Francisco Duque III sa umano'y illegal at irregular na paglalabas ng pera sa ilalim ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM ng PhilHealth. Ito ang pananaw ng senador kasunod ng pagtanggi ni Duque sa pagkakadawit sa kanya sa issue dahil wala naman umano siya sa deliberasyon maging sa pagpirma ng board resolution tungkol dito. Isa si Duque sa mga inirekomenda ng Senate Committee of the Whole na sampahan ng kaso kaugnay sa mga umano'y anomalya sa PhilHealth. Sina Senator Panfilo Lacson at Richard Gordon naman hindi kumbinsido na may direktang partisipasyon si Duque sa umano'y illegal na implementasyon ng IRM. Tila wala rin anyang sapat na ebidensya upang irekomenda ang kasong kriminal laban sa kalihim. Pero ayon kay Soto, imposibleng hindi ito alam ni Duque na siyang chairman of the board ng PhilHealth. At kung ipipilit umano ng kalihim na wala siyang nalalaman dito, tila pag-amin umano ito nang naging kapabayaan niya na saklaw pa rin ng Article 217 ng Revised Penal Code o Malversation of Public Funds. The chairman of the board leads the direction and the agenda of the board. So hindi na pwedeng sabihin na hindi mo alam. O pagpalagay na hindi mo alam, it's not a good idea. I think Secretary Duque should get a good lawyer. Because he's practically admitting guilt. Hindi naman ikinonsidera ni Soto sa rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso sa kalihim ang pahayag ng testigo na si dating PhilHealth Anti-Fraud Legal Officer Attorney Thorson Keith na si Duque ang umano'y godfather ng sindikato o mafia sa loob ng ahensya dahil walaan niyang naipakitang matibay na ebidensya rito. Naniniwala naman si Soto na hindi magbabanggaan ang report ng kanyang komite sa committee report ni Senator Gordon na ilalabas sa plenaryo sa Lunes na mula naman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee
Committee sa PhilHealth noong nakaraang taon. Umaasa rin ang Senate President na maaprubahan na ng Senado ang kanyang committee report para maging opisyal na ang isinumite nila sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natukoy at pinagpapaliwanag na ng Manila City Government ang pinanggalingan ng mga nagkalat na gamit na rapid test kits sa M. De La Fuente Street, Sampaloc, Maynila. Nanawagan naman ang Department of Health sa mga healthcare facility na sumunod sa protocols ng tamang pagtatapon ng hazardous healthcare waste. Narito ang report ni Dante Amento. Agad na inisyuhan ang Shoko's order ng Manila Bureau of Permits ang CP Diagnostic Center sa Quiapo, Maynila na siyang pinanggalingan ng mga nagkalat na gamit na rapid test kits sa M. De La Fuente Street noong isang gabi. Mismong may-ari nito na si Dr. Noval Santos ang tumanggap ng dokumento kung saan binibigyan ito ng 3 araw upang magpaliwanag kaugnay ng insidente. Kabilang sa mga nakitang paglabag ay ang hindi pagsunod sa Ecological Waste Management Program at mishandling ng toxic and hazardous substances sa ilalim ng RA 6969. Kasi dapat ang mga hazardous waste meron yung pumipick up eh. Hindi ito dapat tinatapon na ordinaryong basura. Bukod dito, natuklasan din sa isinagawang inspeksyon ng mga otoridad na expired ang sanitary permit nito. Namin naman ni Dr. kanina, sinabi niya na meron silang pagkukulang, may pagkakamali, and they're willing to correct it. We will comply. Yes po. Okay. We apologize for any, it was a mistake. Mananatiling sarado ang Diagnostic Center hanggang matapos ang investigasyon. Nagbabala naman si Manila City Mayor Isko Moreno na isasara at sasampahan ng kaso ang mga klinik, ospital at laboratorio na mahuhuling lumabag sa waste disposal protocols. Nanawagan din ang Department of Health sa mga healthcare facility na sundin ang proper disposal ng healthcare waste. So una, we issue warnings. Kapag hindi ka pa rin sumunod, we will suspend you. And the final would be revocation of your license. Aside from that, kung meron pang tatamaan na ibang batas, no, with regard to this healthcare waste, their license will be at risk. Sa kuha ng CCTV video, makikitang ikinarga ng isang mangangalakal sa kanyang pedicab ang rapid test kits, subalit kumalat ang mga ito matapos mabutas ang garbage bag na pinaglagyan ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umalo na sa mahigit 226,000 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa ikalawang araw ng Setyembre. Samantala, ayon sa Department of Health, maaaring hindi na tapusin ng isang suspect o probable case ng COVID-19 ang 14-day quarantine period basta't walang sintomas at wala rin itong exposure sa ibang COVID-19 cases. Ang detalye ihahatid sa atin ni Aiko Miguel.
2,218 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 kahapon. 1,163 dito ay mula pa rin sa Metro Manila. Sa kabuuan, 226,440 na ang COVID-19 cases sa Pilipinas. 64,207 naman dito ang active cases. 3,623 na ang death toll sa bansa. Ngunit mas marami pa rin ang COVID-19 survivors kung saan umabot na ito sa 158,610. Ayon sa DOH, mas mahaba na ngayon ang doubling time sa bansa kaya mas mabagal na ang transmission o hawaan ng sakit. As of August 31, ang ating case doubling time ay 10.08 days. This means that it takes 10 days ngayon, as of August 31, para magdoble ang kaso dito sa ating bansa. Samantala, sinabi naman ng DOH na maaari nang hindi tapusin ng isang suspect o probable case ang 14-day quarantine period kapag lumabas ng negatibo ang resulta ng kanyang RT-PCR testing. Pero paglilinaw ng DOH, ang pwede lang dito ay ang mga walang sintomas at hindi na-expose sa isang suspect, probable at confirmed case habang naghihintay ng resulta. Nagbabala naman ang kagawaran laban sa hindi maayos na paggamit ng COVID-19 test. Payo ng DOH sa publiko, kumonsulta muna sa isang healthcare provider bago sumailalim sa anumang COVID-19 testing. Ang isang COVID-19 testing ay magiging makabuluhan lang kapag ang isang tao ay na-assess at sumailalim sa physical examination ng isang doktor. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Department of Health na sa kasalukuyan ay mas mabagal na ang pagdoble ng kaso at bilang ng mga nasasawi sa COVID-19 sa bansa kumpara sa mga nakalipas na buwan. At para sa detalye, nagbabalik si Aiko Miguel live. Aiko, ilang araw na ang inaabot bago dumoble yung kaso at bilang ng mga nasasawi sa bansa kumpara sa mga nakalipas na buwan? Yes, Ella, batay sa ulat ng Department of Health, ang case doubling time sa ngayon ay halos 11 araw o katumbas ito ng 10.8 days. At ang mortality doubling time naman o haba ng araw bago dumoble ang bilang ng mga nasasawi sa bansa dahil sa COVID-19 ay inaabot na ng halos 15 araw o katumbas ng 14.96 days. Ella, ayon pa kay Undersecretary Vergere, ang mortality doubling time noong Marso sa bansa ay wala pa sa isang araw o inaabot lang ng 0.96 days at 8 days lang noong buwan ng Hunyo. Dagdag pa ng Department of Health, isa itong magandang indikasyon dahil ang pagtaas ng bilang ng araw bago dumoble ang confirmed cases at bago dumoble cases o yung mortality sa bansa ay nangangahulugan ng pagbagal ng hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Paliwanag pa ng DOH na nangyayari ang pagbagal ng hawaan o yung tinatawag ang transmission ng COVID-19 kapag naging epektibo ang mga natutupad na health measures sa bansa. Ito ay magiging posible anya kung makipagtulungan pa rin ang publiko at magiging responsable sa pagsunod sa minimum health standard. Ela, paraan din ang pagsunod upang hindi mapuno ang health system sa bansa kapag naagapan ang mas malawak na hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel Live, na nagulat mula sa Quezon City. Gagamitin na ang Stay Safe application sa ilang mga establishmento sa Maynila para mapabilis ang contact tracing efforts ng pamahalaan. Narito ang live report ni Vincent Arboleda. Vincent, paano ba mapapabilis nitong Stay Safe app ang contact tracing? Floor, kapag mag-download ka nitong Stay Safe app ay mayroon itong tinatawag na digital logbook kung saan maire-record ng mga establishmento ang lahat na napuntahan mong establishment. Meron din itong GPS at Bluetooth system para malaman mo kung mayroon kang nakasalamuha na suspected COVID-19 individual na Stay Safe app user din. Meron din itong report feature na kapag ka nagkasakit ka, ang mga nakasalamuha mo na mayroon ding Stay Safe app ay mapagbibigyang alam at maaalerto para makapag-isolate din sila kaagad.
Ayon kay Contact Tracing Czar Mayor Benjamin Magalong, magagamit din umano ng mga establishmento ang QR code system ng Stay Safe app tuwing papasok sa mga establishmento tulad ng mga malls at restaurants. Sa halip na mag-fill up ng mga forms bago pumasok sa isang establishmento na madalas ay abala pa at nakakalikha ng mahabang pila, kailangan na lamang na iscan ng mga Stay Safe app users ang QR code ng isang establishment para ma-record ang kanilang data. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang mga kinatawan ng pribadong sektor sa QR code feature na ito ng Stay Safe app. Ayon naman kay David Almirol Jr., CEO ng Multisys, ang developer ng Stay Safe app, maaaring mailink sa data system ng mga local government unit ang Stay Safe para mapabilis ang contact tracing efforts ng mga local government units kapag mayroong magpositibo sa sinumang may Stay Safe app user. Ang Stay Safe app ay una nang inailunsad sa lungsod ng Maynila noong buwan ng Abril. Siniguro naman ni Almirol na maiingatan ng privacy ng isang Stay Safe app user. Dumaan na rin umano ito sa review ng Department of Information and Communications Technology. Floor na nanawagan naman si Mayor Benjamin Magalong sa pakikiisa ng mga local government units at ng publiko para maging epektibo itong contact tracing efforts at makontrol ang pagkalat ng COVID-19. Balik muna si Floor. Maraming salamat, Vincent Arboleda, nagulat mula sa Quezon City. Inalawig pa ng Provincial Interagency Task Force at ng pamahalaang panlalawigan ng store at business hours ng mga establisimento sa lalawigan ng Masbate. May report si Jerry Galicia live. Jerry, ilang oras ba nadagdag o ilang oras yung nadagdag sa store at business hours dyan? Aga 2 oras ang nadagdag mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pwede na silang magbukas hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayagan na ang mga personal care establishment gaya ng barbershop, parlor na may 50% capacity, maging ang dine-in service ng food establishment. Pati ang operasyon ng mga hotel, resort, beaches, basta nakakuha sila ng Certificate of Authority to operate mula sa Office of the Regional Director ng Department of Tourism. Samantala, aga nitong Lunes lamang ay naging 0 COVID-19 cases ang Masbate matapos makarecover ang lahat ng 120 confirmed cases sa lalawigan. Pero kinabukasan, 4 na ang panibagong kaso uli ang naitala ng Provincial Health Office, 2 sa bahay ng Balut at 1 naman sa Kawayan at Pananas. Muli naman nagpaalala si PHO Officer in Charge Dr. Oscar Acuesta sa mga LSI, ROF at sa mga nakasalamuan ng confirmed case na sundin ang pinatutupad na quarantine at isolation procedures. Yan muna ang balita mula dito sa Masbate City. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, Jerry Galicia. Bumagsak sa pinakamababang antas ang ekonomiya ng Australia sa loob ng 30 taon. Narito ang report ni Nina Pascon. Matinding dagok sa ekonomiya ng Australia ang pananalasa ng bushfire sa pagpapasimula pa lang ng taon. Nadagdagan pa ito ng coronavirus pandemic na hanggang ngayon ay nararanasan sa buong mundo. Ayon sa Australia Bureau of Statistics, 7% ang naitalang pagbaba sa gross domestic product o GDP ng bansa noong Abril hanggang Hunyo. Pinakamababa ito simula nang itala ang antas sa paglago ng ekonomiya ng bansa taong 1959. Bunsod nito, opisyal nang nakararanas ng economic recession ang Australia. Pinakaapektado ang sektor ng turismo at tinatayang nasa 1 milyong residente ang nawala ng hanap buhay. Kinakailangan magsara ng borders ang bansa at ipatupad ang mahigpit na social distancing rules. Sa kabila ng economic impact ng pandemya, kung ikukumpara sa ibang bansa gaya ng Estados Unidos na 9.5% ang ibinagsak sa ekonomiya, gayon din ang United Kingdom na 20.4% ang contraction sa GDP, mas maayos pa ang lagay ng ekonomiya sa Australia. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglaan ng $42 million si President Donald Trump upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa Kenosha, Wisconsin matapos ang looting at mass protest kasunod ng pagbaril ng isang pulis
sa Black American na si Jacob Blake. Samantala, plano ring bumisita sa lugar ng katunggali nitong si Democratic Presidential Candidate Joe Biden at makipagkita sa pamilya ni Blake. Narito ang report ni Chris De Leon. Natuloy ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Kenosha, Wisconsin kahapon sa kabila ng pagpapadala ng sulat ni Democratic Governor Tony Evers na pag-isipan muna sana nito ang pagbisita sa estado. Nagtungo ang pangulo sa siyudad upang personal na makita ang pinsalang bunsod ng looting at riot kasunod ng mga protesta laban sa nangyaring pamamaril kay African American Jacob Blake. Sa pagbisita nito, inanunsyo ni American Chief Executive ang pagkakaloob ng $42 million para sa public safety ng estado, kasama dito ang suporta sa law enforcement at dagdag na pondo sa pagkakaroon ng prosecutors. Bukod pa ito sa $1 million para sa Kenosha Law Enforcement upang makatulong sa anumang pangangailangan nito at $4 million naman para suportahan ang mga local businesses na naapektuhan din ng gulo. Samantala, ayon sa ama ni Jacob Blake Jr., wala na sa panganib ang buhay ng anak at nais na ng kanilang pamilya na ipagpatuloy ang pagsusulong sa usaping police reform. Bagaman hindi nakipagkita si President Trump sa pamilya ni Blake, plano namang bisitahin ni dating US President at Democratic Presidential Candidate Joe Biden ang ama nito ngayong araw. Chris De Leon, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alamin naman natin kung ano ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula kay Mon Hokson na nasa UNTV Weather Center. Yes, Mon. Yes, Aga, isang bagyo ang patuloy na binabantayan ngayon ng pag-asa. Huling namata ng bagyong Haishen, 1,800 kilometers east ng extreme northern Luzon. May tagalay itong hangin na 120 kilometers per hour at pagbugso na abot ng 150 kilometers per hour. Pero ayon sa pag-asa aga, wala pang masyadong direktang epekto itong bagyo na ito dito po sa ating bansa. Dahil lubhang malayo yan sa ating sa kalupaan. Sa ngayon, itong hanging habagat o southwest monsoon ang nakakapekto ngayon dito sa may area ng northern Luzon. At asahan po ang maulap na panahon na mayroong mga biglaang pag-ulan dyan po sa mga naturang lugar. Habang ang ibang nalalabing bahagi po ng Metro Manila, kasama na po tayo dyan sa Metro Manila at ang Luzon, magkakaroon ng maaliwalas po na panahon. Dito naman po sa Visayas at sa Mindanao, asahan rin po ang maaliwalas na panahon na mayroong mga isolated thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi. Yan ang ating weather update. Balik sa aga. Maraming salamat, Mon Hokson from UNTV Weather Center. Tinatayang 1,200,000 Pilipino ang nawala ng trabaho o negosyo noong July 2020 kumpara noong July 2019 ayon sa Philippine Statistics Authority. Narito ang live report ni Asher Kadapan Jr. Asher, ano ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng employment rate sa bansa? Ala, batay sa survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA noong July 2020, ang isa sa mga dahil kung bakit walang trabaho ang mga Pilipino ay dahil sa COVID-19 pandemic. Sa tala ng PSA noong July 2020, 41.3 million mga Pilipinong may trabaho o negosyo para noong July 2019, na 40.5 million. Nakapagtala ang Metro Manila pinakamataas na unemployment rate at sumunod ang Calabarzon at Region 3. Ang pinakamababa ang unemployment rate ng Bangsamoro Autonomous Region for Mindanao or BARM na may 3.8% unemployment rate. Ang subsector na pinakanaapektuhan ng pagbagsak ng employment ay ang arts and entertainment, recreation,
na may mahigit 70% pagbaba. Sinundan yun ng accommodation and food street activities na may 35.9% drop, information and communication at fishing and aquaculture o ang pangingisda. Kabila nito, Ella, ay tumaang employment rate sa mining and quarrying na nagtala ng pinakamataas na pangat sa 19.3%, sumunod agriculture and forestry na may 17.3% increase, habang tumaas din ang employment sa human health and social work activities at wholesale and retail trade. Samantala, nanatiling ang sektor ng service ang may pinakamalaking bag sa employment rate ng sa na may mahigit 5% kontribusyon. Sumunod ang agrikultura sa 26% ang sector share sa employment at 8% naman or 18.4% naman sa industry. Ella, muling magsasagawa ang PSA ng ganito ring day sa October 2020. Ella? Alright, maraming salamat Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City. Sinimulan na ng Philippine Statistics Authority o PSA Region 11 ang census ng populasyon sa Davao Region sa gitna ng patuloy na banta ng coronavirus disease. Mula sa Davao City, may report si Gerlo Duriga live. Gerlo, hindi ba posibleng makapagdala ng virus yung mga enumerators o yung mga magse-census na magbabahay-bahay? Floor, siniguro ng PSA na magkakaroon ng strict compliance sa health protocols tulad ng physical distancing, wearing of face mask at face shields at paggamit ng alcohol. Sa kabila ng banta ng COVID-19 disease, sinimulan na ng Philippine Statistics Authority Region 11 ang 15th Census of Population and Housing o CPH 2020 kung saan inaasahang aabot sa 5.2 million ang total population ng buong Davao Region. Ayon kay PSA Region 11 Officer in Charge Pipito Amoyin, kinakailangan nila ng kooperasyon at tulong ng mga taga-barangay. The time during the courtesy call to ask from the barangay officials if there are areas in the barangay na COVID positive. Included likewise in the determination is the peace and order situation in the barangay that we know so much it could hamper the operation much more in the boundaries no of Region 11. Dalawang paraan ang kanilang gagawin upang makuha ang impormasyon. Ito ang face-to-face at telephone-assisted interviews kung saan pwedeng mamili ang respondents sa dalawang options, ngunit kakailanganin pa din ng mga enumerators na bumisita sa lugar. Hiningi din ng ahensya ang suporta ng publiko sa ginagawang census kahit na alam nilang mahirap ang sitwasyon ngayon dahil malaki ang maitutulong ng mga datos, lalo na sa gobyerno. It is really the basis for development plans, no? And likewise for the internal revenue allotment of our local government units, and likewise for making policy developments. Yan muna latest update muna dito sa Davao City. Balik sa floor. Maraming salamat, Gerlo Duriga, nagulat mula sa Davao City. Binuksan na sa Cagayan de Oro City ang kauna-unahang security and auction warehouse sa bansa para sa mga seized products. May report si Weng Fernandez live. Weng, pwede ba ang online auction dyan ngayong limitado ang paglabas ng mga tao? Aga, nakatakda na nga ang Bureau of Customs na magsagawa ng online auction ngayong buwan. Binuksan na sa Cagayan de Oro ang kauna-unahang security at auction warehouse kamakalawas at Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Layo nito na magkaroon ng centralized inventory ng mga produktong nakumpiska ng Bureau of Customs mula sa port of entries tulad ng CDO Port, Osamis at Iligan Subport at Mindanao Container Terminal sa Taguloan, Misamis Oriental.
Agad dito rin ilalagay ang lahat ng mga produkto na pang-auction o kaya'y sisirain tulad ng mga sigarilyo, mineral, sasakyan, clothing products at iba pang mga item. Ayon kay District Collector John Simon, nakahanda namang magsagawa ng online auction ang BOC para dito. Sa kasalukuyan aga ay nasa 77 container van na ang nasa loob ng nasabing warehouse. Dagdag pa ni Simon na sa kabila ng kinakaharap na pandemya ay nakapag-kolekta pa rin ang BOC ng 18.3 billion mula Enero hanggang Agosto. Mas malaki ito sa 15.8 billion target collection ngayong taon. Aga. Maraming salamat, Weng Fernandez, live mula Cagayan de Oro City. Mga kasambahay, kayo ba ay taga Central Visayas at nais mong maranasan ang malamig na klima o kaya ay makakita ng strawberry farm pero hindi kaya ng budget na bumiyahe papuntang Baguio City? Mayroong Little Baguio na malapit na kaya mong puntahan. Alamin natin kung saan ito mula kay Gladys Toabi. Kung ikaw ay tight sa budget, pero nais maranasan ang Malabagyo feels, bukas ang Little Baguio na matatagpuan sa Mayana, Hagnabuhol. Sikat ito na pasyalan dahil sa malamig na klima at nakaka-relax na berding tanawin. Sa halagang 20 pesos lang, maaari mo nang mapuntahan at makita ang organic strawberry farm kasama ang barkada o kaya ang buong pamilya. Libre naman ito para sa mga bata may edad 6 years old pababa. Ang Organic Strawberry Farm ay bukas araw-araw mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. At kung ang hilig mo ay adventure, maaaring mag-trekking o kaya'y mag-camping sa Mount Matunog na itinuturing na highest peak sa Bohol. Tinatayang ito ay 1,000 meters above sea level. Ang probinsya ng Bohol ay dinadayo ng mga local at foreign tourists dahil sa magagandang tanawin nito gaya na lang ng Little Baguio at ang sikat na Chocolate Hills. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kayo po ay aming inaanyayahan sa sinasagawang Global Prayer for Humanity Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasangbahay, kung mayroong gayong hindi napanood na balita o nais nyo muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share! At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.